marami nagtatanong sa akin, Mami Peng, anong masabi mo about doon sa issue ng TV5 and ABS-CBN na nagjo-join force sila? So, sabi dito, no, ayan, no, the Philippine Competition Commission, PCC, on August 11, revealed it was not consulted by Media Quiz Holdings, operator of TV5 and ABS-CBN Corporation regarding the two media companies' investment agreement. So, reaction ko tungkol dito na, ano ba to? ABS-CBN, ano to, panlalamang? Di ba? Ang ABS-CBN, wala pong problema na mag-operate ulit sila. Pero sila po ay may pananagutan sa ating batas, sa ating bansa. Kailangan isettle po muna nila lahat ng kanilang problema. Pero yung para makijoin sa TV5 at makaligtas sa kanilang mga asunto o sa kanilang mga problema regarding sa mga tax nila, eh hindi po yun tama. Magiging kalugihan po ng mga Pilipino, especially po ng mga mahihirap nating mga kababayan, na basta-basta na lang pala natin papaligtasin yung mga ganitong klase ng mga galawan. Ang problema po ng ABS-CBN ay hindi pagbabayad ng tamang buwis. Pag sinabi po nating buwis, lahat po tayo dito ay kasali, damay. Kasi isa po sa ating mga obligasyon bilang Pilipino, bilang mamamayan ng Pilipino, individual ka man, employee ka man, negosyante ka man, corporation man yan, bicycle driver ka man, basurero ka man, ay ang pagbabayad ng tamang buwis o ng ating mga taxes. So, hindi po maganda ang gagawin na itong ABS-CBN at ng TV5 dahil ang kanilang nilalamangan ay hindi lamang po ang ating gobyerno, maging ang mga ordinaryong mga Pilipino, ay nilalamangan po nila. Kung tutuusin, napaka-unfair. Alam nyo kung bakit? Yung mga empleyado like mga sales lady, mga government employees, yung mga simpleng mga empleyado, kapag sila po ay sumahod, automatic po yung kanilang tax ay nakakaltas na po yan. Pero papayagan ba naman natin na yung ganitong kalalaking mga kumpanya na kumikita ng limpak-limpak na salapi ay iiwas sa problema sa tax? Medyo hindi po yun tama. At palagay ko, no, ito ah, opinion ko, sabi nga nila, Mami Peng, anong masasabi mo? So para sa akin, dapat itong TV5 ay managot din. Dapat itong TV5 ay imbestigahan at pag napatunayan na kinakasabwat ng ABS-CBN at lumiligtas sa kanilang mga atraso sa ating gobyerno o sa ating bansa, atraso sa bawat Pilipino. Bakit po bawat Pilipino? Dahil kung nagbayad po sila ng tamang buwis, eh dapat maraming mga Pilipino ang makikinabang nung kanilang ibabayad. Pero dahil meron nga silang problema sa ating buwis, so sila po ay may atraso, hindi lang sa gobyerno, kung hindi sa bawat Pilipino. So dapat po para maging patas, itong ABS-CBN at itong TV5 ay imbestigahan at ipasara pareho dahil nagsasabwatan. Hindi po dapat na pinagtutulungan ng dalawang malalaking network ang ating gobyerno o ang mga Pilipino. Ito po ay panlalamang sa ating lahi. So, hindi po dapat ito kinukonsinte. So, muli ang reaction po ni Mami Peng sa dalawang to. Maawa naman kayo dun sa mga Pilipinong nagbabayad ng tamang buwis. Magkaroon naman kayo ng konting kahihiyan. Huwag naman kayong nanglalamang. ABS-CBN, TV5. Magkaroon naman kayo ng hiya sa mga ordinaryong Pilipino. Na? So, mali ako po si Mami Peng, isang Marcos Loyalist. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, mag-like, subscribe, and click nyo po ang notification bell. At meron din po pala kaming Marcos Social Media Alliance or MISMA
na isang grupo ng mga loyalista vloggers. Loyalista po ah. Ang Marcos Social Media Alliance po ay meron po kaming collaboration every Sunday sa iba't ibang YouTube channel. So yung aming po mga YouTube channel na member ng Marcos Social Media Alliance ay nasa description po ng video na ito. So please po sa ating mga kalois. What is kalois? Ibig sabihin ng kalois, kaloyalista. Sa ating mga kalois, ako po si Kalois Mami Peng na humihingi ng suporta sa inyo. Suportahan po natin ang Marcos Social Media Alliance, syempre ang YouTube channel ni Mami Peng, upang kami po ay makapagpahayag at magkaroon ng boses. Nais po naming magkaroon ng boses ang mga loyalista sa larangan ng pagbablog. Ulitin ko po, hindi po lahat ng vlogger ay loyalista ng Marcos. Ang Marcos Social Media Alliance po ay hindi laban ng pera-pera, kundi laban ng paninindigan at laban ng mga pinamana sa amin ng aming lahi ng mga loyalista. Samali ako po si Mami Peng, isang Marcos loyalist, kaya Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin. Isang loyalista hindi lamang po sa isip, maging sa puso at sa gawa. So ABS, huwag naman ng lalamang. TV5, maging patas naman, huwag namang magkampihan para agrabyaduhin ang mga Pilipino. Huh?